Sir, handa ka na! Tapos na araw mo! Galit na galit si Camarines Sur, First District Representative Rolando Andaya Jr. habang nasa police station ng Pili Camarines Sur. Bakit papalagga? Tama na po kayo, tama na po, tama na po. Huwag kayo tututula. Naabangan kita, pare. Paliwanag ng mamabata, sumugod sila para tulungan ang ilang taga-Pili na hinaharas daw ng mga tao ni Second District Representative El Rey Villafuerte. Dumating yung mga taohan ni El Rey, nagdumping ng tatlong dump truck loads ng buhangin dun sa may barangay San Agustin ng Pili. Pahirap daw sa mga residente ang pagtambak ng lupa sa kalye. Naglabas pa ng video ang staff ni Andaya kung saan galit na galit sila nagpuprotesta sa labas ng police station. Napakiusapan naman daw ang mga nagtambak na iatras ang lupa, pero pumunta raw sila sa police station nang mapansin may mga kutsilyo umano ang mga ito. Unfortunately, naandun po si Congressman El Rey at bigla na lang po akong sinagawan na naghahamon ho ng suntukan. Ano sa video raw, reaction lamang niya sa ane paghamon ni Villafuerte. Yun ho yung masaklap dun eh, pag yung paputol-putol lang ho yung kwentong binibigay nila. Pero paliwanag ni Villafuerte, nasa police station din siya dahil sa sumbong tungkol kay Andaya at sa mga tauhan niya. Amin tumawag na may insidente raw na binugbog ni Andaya yung mga sakip kalakasan kasama ng kanyang mga bodyguard. Desidido raw silang kasuhan si Andaya dahil sa inasal nito. Physical injury yung ginawa po niya, mga maliliit na tao, inosenteng tao, ay pinagbubugbog niya, sinakal niya. Ako sa siya naman ni Andaya kay Villafuerte, ginigipit nila ang ilang taga-Pili para mabili ng mura ang kanilang lupa. Ito yung issue po dun sa barangay, dun sa mga may-ari na mga palayan dun na mawawalan ng kabuhayan. Pero depensa ni Villafuerte para ito sa expansion ng Naga Airport. Hinaharang po nila yung project na national government project po yan. Joseph Morong, nakatutok, 24 Oras.